ayuda scam na inexpose mo recently sa Senate plenary. Sabi po nitong si San Juan Mayor Francis Zamora, kinu-question niya kung totoo ba yung video na ipiniresenta niyo, yung nagki-claim na nagkakaroon nga ng kickback doon sa Tupad program sa San Juan City. At ang sabi niya, dapat daw merong sinumpaang salaysay, at kinu-question niya yung hindi daw verified yung video. Una sa lahat, as much as possible, at Celia, napansin niyo, bihira ko na nga, no? Iniiwasan kong maglabas ng issue tungkol sa San Juan because sasabihin because of political, no? Mm-hmm. Alam naman namin political adversary kami ni Zamora, ng mga Zamora, kaya nga tsaka every time maglalabas, mayroon akong ilalabas tungkol na i-raise na issue tungkol sa San Juan, ang binabawian kasi yung mga tao, nakakaawa, no? Mm-hmm. Lalo na yung mga hindi nakakampi, mga dati naming mga tauhan, yun ang binabawian. Kaya nga, iniiwasan ko na lang, kahit na meron nakikita minsan, para lang wag maipit, para wag gipitin, mm-hmm, yung mga tao, no? Lalo yung mga supporters natin noon. Ito po, marami na ho nangyayari talaga kababalaghan sa San Juan. Kaya lang, ako'y nalulungkot, hindi ko na matiis, dahil ang Tupad, ang AIX, these are social programs that are intended to help the poorest of the poor, no? Ito nga ay para talaga sa yung talagang pinakamahirap, nasa laylayan, no? Kaya nalulungkot ako na malaman na ito'y ginagamit for political purposes, no? Ang sa akin, if this is also a national issue, hindi lang ito parochial issue, because if it can happen in the heart of Metro Manila, which is San Juan, mm-hmm, all the more it can happen in the different parts of the country, because ang Tupad kasi at AIX, pang payout nito cash ito, it's really prone to temptation, no? Talagang kailangan gawa ng parang talaga ng safeguards ng DSWD at halimbawa ng DOLE kung paano ang maiiwasan na ito ay ma-expose to temptation at sa mga ganitong paraan. Siyempre nakakalungkot na yung 7.5 na dapat nakukuha sa Tupad, 1,000 lang yung nakukuha doon sa beneficiary at nakapangalan. Mm-hmm. Actually, nalaman namin ito at na-verify kasi for 2 years, almost 1.5 years, hindi kami makapasok sa San Juan. Mm-hmm. No? Hindi kami pinahiram ng mga facilities dahil gusto rin namin magbigay ng Tupad or AIX. Mm-hmm. Ako, pati si Central Jinggoy, Inverse Center Grace po, nakatikim din. Hindi po kami makapasok. So, nagawa namin ng paraan late last year, doon na lang po sa bahay namin at sa isa pang lugar na nakapagbigay kami finally ng Tupad and AIX. Mm-hmm. Doon namin narinig, doon ko na meron palang ganitong nangyayari kababalaghan. Ang sabi ng mga beneficiary, ay buti ho sa inyo buo. Mm-hmm. Yun ang sinabi, buti po sa inyo buo nakukuha. So doon lumabas na at nalaman na yung pong binibigay sa kabila, sabi nila, may kaltas. Mm-hmm. At yun nga, nakakalungkot. At itong video talaga, nakuha na take down na at nakuha ito sa mga San Juan groups. No? Doon nga, lumalabas na si 1,000, kung sa 7.5, 1,000 lang ang binibigay doon sa supposed beneficiary. Yung 6.5 po, para daw sa taas. Yun po. Mm-hmm. So, lahat ito kaya nag-decide ako na i-expose ko kasi nga, nung nagbigay kami, doon nagkaroon ng comparison. Mm-hmm. No? Kaya nga sabi nung iba, kasi pag Tupad beneficiary ka, nagamit pangalan mo, for one year, hindi ka na makakakuha ulit. Mm-hmm. Sabi na sayang. No? So, kaya yun po yung pagkakaiba. Mula nung nagbigay ko kami, doon nagkaroon ng comparison. At least yung sa amin daw, buo nakukuha. Sir, the mere fact na kino-question ni Mayor yung video kung yung hindi daw verified, yung bang mga complainants, yung mga nakaranas na na-kickback o nakaltasan yung kanilang ayuda, handa po ba sila na gumawa ng sworn affidavit at handa silang mag-testify dito sa Senate? Well, opo, meron mang
may mga ilan pong malalakas sa loob kasi ano, medyo may pagkabindiktib. Alam kasi nila ang San Juan ngayon talagang they are being terrorized. No? People are being terrorized lalo na yung mga so for political. Kasi ano eh, malayong malayo, no? Very deceiving kasi. Si Mayor Zamora, pag nagsalita, soft-spoken, no? Kala mo, no? Napakabait. Para itong pelikula lang eh. Pag nasa on-cam kaya lang, off-cam ka, naawa ko dun sa mga tao. Kasi politically, ang sabi ko sa kanya, tayo na lang mag-away, kawawa naman yung mga tao. Mm-hmm. Diba? I think I also brought up the issue of the city employees, mga department heads at that, na, di ba, yung maalala, nag-privilege speech ako na after 3 years, hindi pa rin binibigay yung kanilang terminal leave, which is money that is theirs. Hanggang ngayon po, as of them, as we are talking right now, may mga 11 pa, no, out of the 30 plus dati, na hindi pa rin nakakakuha. So, nakikita niyo yung pattern ng kanyang pagka-vindictiveness. Kaya as much as possible, ayoko nga sanang nagdalawang isip ako rito na ilabas dahil gigipitin na naman yung mga tao. Pero may mga naglakas loob naman, no? Sana ay kung magpapatuloy investigasyon dito sa Ayuda Scam, sila po ay maglalahad kung ano po yung nalalaman nila. Pero sir, di ba na-refer sa Blue Ribbon Committee itong privilege speech nyo? So in case na mag-schedule na ng hearing ang Blue Ribbon, kasama ba sa inyong gustong ipatawag si Mayor Francis Zamora? Siguro yung mga involved na officials na nabanggit, no, to shed light, no? Nakakalungkot dito. So aside from doon, sige, kikwento ko nila. So aside doon sa mga tupad na 7-5, 1,000 lang ang nakukuha nila. Nung nakaraang Pasko, ito lang nakaraang Pasko, ginamit din yung tupad at AX, no, pangbigay sa kapitan, sa mga city hall employees as incentives. Kasi po, nag-mayor din naman ako. Siyempre, pag mayor ka, yung mga barangay officials, barangay captain, barangay kagawad, binibigyan ng pamasko. Mm-hmm. No? Usually sa amin, out of 4 own packets. Pero ang ginawa po dito, kakaiba. Mm-hmm. Kaya bawat kapitan 15,000, bawat kagawad 7,500, pagkakampe, pagkalaban wala. No? So ang kailangan yung kapitan magbigay ng dalawang pangalan para makuha nila yung 15,000 nila. Yung kagawad isang pangalan para makuha yung 7,500 nila. Mm-hmm. Doon naman sa AX na nabaltaan din namin na nung nag-SGLG ginawang incentive po para sa city hall employees pero kailangan magbigay nila ng pangalan, which is contrary to the program na dapat hindi po pwede ang mga may sweldo na o yung mga employees na dapat doon sa poorest of poor para nga ma-spread out. Mm-hmm. So, ang sa akin, no, hindi dahil this is not for political vendetta, para lang babantayan ng DSWD ng dole itong mga ganitong pangyayari which is happening in the heart of Metro Manila. It can happen and it is happening. Naririnig po natin sa lalong-lalo na in the far-flung area sa mga probinsya. Mm-hmm. Eh sir, meron bang ebidensya silang maipipresenta dun sa kickback o yun lang, salita lang ho nila? Or meron ba pinapipirmahan sa kanila na ito yung natanggap mo? Well, ano yan eh, kinakausap na sila beforehand bago sila kumuha, no, na talagang ito lang ang matatanggap nyo. Dinaan pa nga sa ano, di ba? Sa Palawan Express para siguro mas mabilis. So, yun po. Kaya ako po nilabas to dahil it's sad, no? Yung ayuda dapat mapunta rin sa talaga nangangailangan. You have to spread it out. Yung sa talagang poorest of the poor, ika nga. Kaya hindi ito dapat na ginagamit pang incentive, hindi ito binagamit pang regalo, no? Christmas gift. At ang pinakamalungkot, yung para na nga sa mahirap, ito'y makakaltasan pa. And then, maraming nangyayari ng pagbabalaghan. Even yung Changi. We all know that San Juan, Green Hills, became the Changi capital for decades. Ngayon po, nakakalungkot na pati po yung mga magcha-Changi na nakakapiranggot na nga lang po yung kinikita. Sila rin po ay nagkakaroon pa ng tara, no? Tapos yung magagandang lugar, dati pong hindi namin ginagawa, yung mga choice location,
sila po ang nagbebenta, no? Mm-hmm. Yung mga nasa City Hall. Mm-hmm. Sabi ni Mayor Zamora, handa siyang humarap sa hearing to clear his name. Madali daw hong mag-akusa, pero asan daw ho ang ebidensya? Ah, sige po, maganda magkaharap-harap tayo, no? At ang apila ko lang kay Mayor Zamora. Mm-hmm. Wala na hong wala nang threat sa ngayon, no? Ako po nasa Senado na, ang mami ko retired na, 82 years old. Mm-hmm. Ang apila ko lang, sana kami na lang magbangayan sa politika. Ang kawawa yung tao eh, no? Mm-hmm. Yun ang hindi ko talaga matiis, dahil every time magsasalta ako, binabawian naman yung mga tao, yung maliliit. Mm-hmm. No? And then, hindi ko nga alam minsan, iniisip ko lang, ano bang ginawa ng Sanwa para to deserve a leadership like this, no? Vindictiveness, no? Mm-hmm. Hindi yung maganda yan. And the people of San Juan can attest to that. Maraming takot dahil sila po nakaupo, pero common knowledge po ang nangyayari. Mm-hmm. Sir, possible ba na ginagawa yung kickback dahil malapit na yung election para may campaign funds? Basta, hindi, iba lang talaga ang pamamalakad ngayon. Makabagong San Juan daw. Maganda sana kung yung makabago, nagbago for the better eh. May mukhang nag-iba yung kultura, no? Before, we were proud that our people, yung mga department heads, mga homegrown, nag-level up, pinag-aral namin, master's, PhD, para iba kasi yung malasakit nung talagang taga-roon. Mm-hmm. Problema, pinagtatanggal nila, no? Nag-import na from other cities. Siyempre, iba na yung kultura eh. Mm-hmm. No? So, everybody knows, iba na talaga ang pamamalakad po doon. Kaya lang, I can go on and on sa mga issues na parokyal, pero stick na lang natin doon sa mga issues that I think would reflect na pwedeng mangyari sa ibang lugar din. And do you think itong irregularity na nangyayari sa San Juan, hindi ito isolated? Definitely. Kasi nga po, as I mentioned, this is cash. Hmm. Prone to temptation to. Talagang matutukso ka rito eh. Diba? So, dapat gawa ng paraan po ito ng mechanism, safeguards ng DSWD, mm-hmm. ng DOLE, to make sure that this really goes to the rightful beneficiaries. Yung talagang poorest of the poor. Ang laki na, ilang bilyon na po ang ating inaalat, no? Kaya nga ni-raise ko rin doon po. Isa rin po, sana magkaroon din ng program, yung exit mechanism, no? Hanggang mm-hmm. saan ba ito? Parang mm-hmm. na-develop na yung ayuda mentality. Mm-hmm. Dapat gagraduate ito into something na employment, dapat may kasamang training. Kaya nga po, that my advocacy here is really infra-development para nga ma-spread out yung development para magkaroon tayo ng growth areas in different parts of the country para po yung jobs and opportunities maikalat natin. Sana mm-hmm. po yun ang magiging end goal. Mm-hmm. So, isa rin sa mga nireise ko na sana magkaroon ng exit mechanism of graduation kung hanggang saan ito. Kasi mm-hmm. palaki na ng palaki yung ayuda. Alam naman natin, wala uh-huh. naman itong returns. Uh-huh. But hindi naman sa ako'y kumukonta dito. Siyempre, yung poorest of the poor, gusto natin tulungan. Kaya lang, dapat mag-graduate na ito o into something. Yung talagang jobs and opportunities, no? Mm-hmm. Talaga ang dapat na ating pong target, no? For this. Ito ay dapat temporary measures to eh. Dapat uh-huh. crisis situation, temporary measures to into something that will be permanent, sustainable na para sa ating makabahay. Kaya nga sabi nga eh, ano tayo eh? Bigay lang tayo ng bigay isla. Dapat we should only teach how to fish, ika nga. Yun mm-hmm. ang dapat na maging end game mm-hmm. ng mga bawat social program that we are currently implementing. So, hindi pwedeng habang buhay ayuda? Oo eh, kasi kahit nung mayor ako ng San Juan, we had the lowest poverty incidence kasi nga gusto natin trabaho. No? Mm-hmm. Kailangan transparency, ease of doing business para ang negosyo pumasok. Diba? Ganun ang nangyari sa amin. No? Kaya ang San Juan, proud naman, isa sa mga achievement that I'm really proud that we had the lowest poverty incidence during the time that I was mayor kasi nga may trabaho lahat. Because of the leadership and the trust in the leadership and the transparency. So, pumasok ang investment. So, I think on a national level, on a bigger scale, dapat gano'n din ang gawin natin for investors to come, ilagay yung infrastructure, ilagay yung necessary infrastructure,
energy, makailangan natin. Ito yung mga, sabi ko nga, ito yung mga problema dapat natin, mga bagay na dapat nating binibigyan prioridad. Hindi po itong, well, ang position ko, there is time for charter change, lalo economic provisions, but we have to give priority to these things, no? Infrastructure, energy, inflation, yun yung mga data dapat natin address. Tapos, ease of doing business. Ito ang maghihikayat sa foreign investments and investors to invest to create jobs and opportunities.